Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakahanda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magpataw ng parusa laban sa mga sinumang PUV operator, driver at konduktor na mapapatunayang sangkot sa sexual harassment. Paliwanag ng ahensya, malinaw sa batas o Safe Spaces Act na ipinagbabawal ang anumang uri ng pamabastos sa pampublikong lugar. Halimbawa na narito ang catcalling, sexist comments at sexual jokes. Pawala ng LTFRB. Nasa hanggang 15,000 piso ang multa at pagkansela sa Certificate of Public Convenience ang parusa sa mga violator. Plano ng Commission on Elections na gawing automated ang botohan sa barangay at sangguniang kabataan elections Oktubre. Paliwanag ni Comelec Chairman George Garcia, nais nilang gamitin ang Automated Election System o AES upang hindi na mahirapan ang mga electoral board members at maiwasan ang anumang election-related violence. Batid ng Comelec, nadagdag pahirap sa mga guro ang manumanong botohan, lalo't kinakailangan nilang pumunta sa mga polling precincts ng alas 4 ng umaga upang tulungan ang mga senior citizen, PWD at buntis na boboto. Samantala, magsasagawa naman ang pilot test ng AES ng Comelec sa ilang piling barangay sa Luzon pagsapit ng Oktubre. Public service naman po tayo. Nananawagan ang DSWD sa kung sino man ang nakakakilala o nakakaalam sa kinaroroonan ng isang babae na matagal nang nawawala. Siya po ay si Roberta Singh Mendoza. Huli siyang nakita sa barangay Caniogan sa Pasig City. Para sa mga may impormasyon at detalye hinggil sa kanya, maaari lamang pong makipag-ugnayan kay o sa DSWD NCR. Kung pwede niyo rin pong tawagan o kontakin ang mga numerong makikita sa inyong TV screen. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!